one lump in one switch. Papalitan natin ng hand swept sensor switch. Yung original na diagram ay line 1, tapos switch, tapos ilaw, tapos line 2 or neutral. Ngayon, kapag papalitan natin siya ng hand swept sensor switch, meron itong input at saka output. So, kailangan natin ng wiring na may input at saka output. So, ito yung magiging wiring niya. Line 1, saka line 2, tapos yung ilaw, punta siya sa output. So, nangyari ngayon, ito yung output, yung load side. Dito ngayon, kailangan natin ng line 1 at saka line 2 dito sa switch. Off muna natin. So, ito yung line 1 natin at saka ito naman yung line 2. Ang gagawin natin ngayon, puputulin natin ang existing na wire. Na natin ang marking. So, ito yung galing dito sa breaker. Tapos, didiretso natin dito sa utility box. Ito yung
line 1, line 2, or neutral. Ito yung input at ito po yung output ngayon. So, pag nakikita mo yan, input, output, dapat hindi magkabaliktad yan. Okay? Input, output. So, yung input, yan yung, ito yung supply or line 1 at line 2. Input. On testing. Off. On. Ito yung ilaw na papalitan natin ng hand swept sensor switch. Ito yung conventional na switch lang, one gang. Ko-control niya yung isang ilaw. Wire na ating dinagdag. Nakapair na yan. Ito yung input natin o yung power or line side. Saka ito naman yung load side o yung ilaw natin galing sa ilaw. So this is it. Again, yung line side input. Yung load side, yun yung output. Okay? Line 1, line 2, or line neutral. Tapos yung load side naman, or kahit na magkabaliktad itong sa output, walang problema. There we go! Sa pa. Namit. Okay.